sabihin sariwain, paglilikas niya sa atin. Sabihin sariwain, paglilikas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes sa 14th na linggo sa karaniwang panahon. Kasama natin ngayon ang si Father Georgie at si Father Jaya Silan, mga pari ng Santa Maria de la Estrada sa Katipunan. May kasama silang mga pilgrims dito. Welcome po sa inyo. Naway maging mabunga ang inyong pagbisita sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, umalis si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabi niyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac.
Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob nang umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayog bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Dinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit, pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang nagahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Nakapagsasabi ng sa kanyang Panginoon, Mugkot tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklulohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudiyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya.
Tumindig si Jesus at sumama sa kaniya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ano pong gusto mong pagalingin ni Jesus sa inyo? Kayo ba ay may dalang mga sakit? At kapag sinabing sakit, mga minamahal, ito po hindi pang katawan lamang. Baka kayo'y masasakit ang kalooban ngayon. Masasakit ang isip sa dami ng iniisip. Ang iba sa inyo'y masasakit ang bulsa. O marami. Ano? Anong sakit ang dala mo? Sa mabuting balita, dalawang kwento ng mga pagkakasakit, magkaiba, pero parehas na pinagaling ni Jesus. Ang isa'y hinawakan niya, nabuhay ang patay na bata, ang isa na may humipo at humawak sa kanya. Magkaibang paraan, iisang kagalingan. Magkaibang tao, iisang Kristo. Tila baga sinasabi sa atin, ano man yan, ano mang sakit yan, ano mang problema yan, malibang hahawakan ka ni Jesus o humawak ka kay Jesus, kahit sa ang kapamaraanan, kakamtan mo ang kagalingan. Pero may hinihingi sa Jesus. Ang sabi dito ay pinagaling ka ng iyong pananalig, ng iyong pananampalataya. Mga minamahal, ang pananampalataya ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat mayroon tayo. Mahirap makamtan ang ating hinihingi kung hindi ka naniniwalang makakamtan mo iyon. Father, ako naman po ay pabalik-balik na dito sa Padre Pio. Hindi pa nga ako nagaling. Hinihingi ko kung ako'y magka boyfriend na, ay 3 na ako nabalik dito, wala man hong nadating eh. Kalakip ng pananampalataya, ang pag-asa. Patuloy kang humingi, kahit nagpabalik-balik ka na, pero ang patuloy mong pagpunta dito ay pagpapatunay na ikaw ay patuloy na nananampalataya. Mahirap, totoo. Minsan hindi agad nakakamtan, pero isa ring katotohanan ng buhay, si Jesus handa laging magpagaling. Kailangan mo lamang tanggapin, may sakit ka. Mahirap pong pagalingin ang walang sakit. Mahirap tulungan ang ayaw namang magpatulong. Mahirap bigyan ang hindi naman humihingi. Mahirap makisama sa taong siya lamang ang magaling. Kaya kalakip ng pananampalatayang gagaling ka sa kahit ano pamang sakit iyan, abay ibababa mo ang iyong sarili,
tatanggapin mong may sakit ka. Tatanggapin mong hindi mo kaya lahat. Tatanggapin mong may kahinaan ka. Tatanggapin mong makasalanan ka. Sapagkat sa mga ganoong pagkakataon, papasok ang Diyos. Mahirap pong pumasok ang Diyos kung hindi naman natin siya binibigyan ng lugar sa ating buhay. Sabi ko kahapon sa pagninilay, gawin ninyong Diyos ang Diyos sa inyong buhay. Ang iba sa atin, problemado na, hindi na alam ang gagawin, ayaw pang lumapit sa Diyos. Hindi na nga magkaintindihan sa dami ng problemang pinagdadaanan, may sakit pa, tambak ang utang, ayaw pa rin magdasal. Eh, kanino ka pa pupunta? Sa iyong kapitbahay na puro utang din, eh, anong mauutang mo doon? Sa iyong kapatid na puro galit din, sa iyong kakilala na puro problema din. Sa mga pagkakataong hindi mo alam ang gagawin, tama ang inyong ipinunta. Siguro ang iba sa inyo ay nagpapasalamat dahil nakamta na ang biyayang hinihingi. Marami sa atin ay humihingi pa rin ang biyaya, kaya patuloy na bumabalik. Huwag po kayong manawa. Huwag kayong mapagod. Ay, Father, kailan ho ibibigay ng Diyos ang aking hinihingi? Hindi ko ho alam. Ang Diyos lamang sa Kanyang panahon at sa Kanyang pamamaraan ibibigay ang inyong hinihingi. Kalakip ng pananampalatay at pag-asa, yung pagkilala sa paggalaw ng Diyos sa inyong buhay. Kayong mga may sakit, baka hinihingi ninyong Panginoon, ako po'y pagalingin ninyo. Ay baka naman ang ibinigay na sa inyo ng Diyos, mahabang pasensya para pagdaanan ang inyong sakit. Panginoon, sana po ako'y magka-boyfriend na. Baka napakarami nang ipinadala ng Diyos, ay ayaw mo naman. Pag ako'y binigyan na rin ng pulang rosa, sasagutin ko na, ay puti ang ibinigay sa iyo, ay paano yon? Panginoon, ako po'y inyong bigyan ng kabaitan. Ay lagi ko nga pong sabi sa inyo, nahingi ka ng kabaitan, ang ibibigay sa iyo, pasaway mong mga anak para matesting kung hanggang kailan ang kabaitan mo. Gusto mo ng kabanalan, ang ibibigay sa iyo, mga tsismos ang kapitbahay para malaman mo kung hanggang saan ang iyong pangunawa. Ganoon gumalaw ang Diyos. At kapag ka hindi sa mata ng pananampalataya ang ginamit mo, talagang hindi mo makikita ang paggalaw niya. Kaya yun ang hihilingin natin sa banal na misang ito. Sabi nga ng Aral Batanggenyo number 432, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ang pagsaksi sa buhay ay ang rurok ng pananampalataya. Kung may pananampalataya ka, pagsaksi na kaya mong yakapin ang lahat. Kung may pananampalataya ka, pagsaksi na kaya mong unawain ang lahat. Mahirap, pero kung may pananampalataya, posible ang lahat ng bagay. Hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus, na tatanggapin natin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang malalim na pananampalataya upang ang aking mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok, hirap at problema ay aking malampasan sa mata ng pananampalatayang may pag-asa, sapagkat ito ang kaloob mo sa akin, ang mga bagay, mga taong maglalapit sa akin sa iyong pagmamahal sa amin. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmumula
sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalik, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalik, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y napupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak. Na siyang nagmulat sa bulak, sa pinay ay nagpalakad, at natiram ay sa laot. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tulad. O Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin, sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ilayo mo
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilayo mo ako, ang sugo magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, atin pong isinasagawa ang pagsasaayos ng ating extension, gayon din ang mga minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary sapagkat napakarami na pong anay ng ating altar sa kabilang simbahan. Kung kayo po'y nagnanais makibahagi sa mga paggawaing ito, kayo'y makipag-ugnayan sa amin, nandyan ang GCash number, o kaya sa ating opisina at pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria, ito po'y lugar dito sa pambansang Dambana, nasa Parking B, kung saan pwede kayong pumunta, lalo na kung araw ng Sabado at Linggo, upang doon bumili at kumain. Ito po'y ating itinayo. Bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, ipinatutupad natin ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Gayon din po, huwag kayong mag-iiwan ng anumang kalat dito sa loob ng simbahan. Marami po tayong mga basurahan sa paligid at gayon din pakiingatan natin ang ating mga upuan at mga luhuran. Atin ding ipinagbibigay alam na tayo ay may malalaking mga safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Gamit ang ating main arc entrance, nandito po yan sa bandang likuran, makikita ninyo ang ating mga parking nang sa gayoy makatulong sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. At ating ipinababatid sa lahat na ang National Shrine ay isang sagrado at banal na lugar. Kaya sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan.
Ito po'y pagbibigay galang natin kay Jesus na nasa banal na Eukaristiya. At bilang patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, ad experimentum sa taong ito, sinimula na noong buwan ng Hunyo ang pagsasagawa ng mga gawaing sakramental gaya ng kasal, ng binyag at mga katulad nito sa kapilya ng San Pedro sa Highway. Gayunpaman ang inyong makikitang mga kasal sa simbahang ito ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakaschedule ng gawain ng mga nakaraang taon pa at nagkataon namang napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo po'y may katanungan hinggil dito, makipag-ugnayan sa aming opisina. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at hanapin ang kagalingan sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahayag kanyang pagkalinga at habag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.